Hindi mo ginampanan sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa, naunawaan niyo po ako. At kaya ko po ito sinisiwalat sa inyo. Tutubuyan, kami mga alagad at caps na nagsusumakit na makatupad sa kalooban ng ating Panginoon. Simula nang hinirang po kami sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay nagtuturo ng tamang aral. Yun po ngayon ang napakalaking, sabi ko nga po sa inyo, mahirap gawin, sibalit kailangan mong gawin. Amen? Sapagkat, mahirap ma-reverse. Amen? Halimbawa, tiniis mo yung isang tao, tapos isang araw, sa'yo maganap. Alam niyo po mga kapatid, kapag yun lang ang katakutan niyo na huwag sa inyo maganap, makagagawa po tayong lahat ng mabuti para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, yun po ang pinasasalamat ko sa Ama, sapagkat ang mga kaparaanan na pinatupad po niya sa aking buhay ay kaparaan ang naganap sa aking buhay. Kung paano ang kaupulan na, sabi ko nga po sa inyo ngayon, ngiti-ngiti na lang, kahit wala kang hawak, na kahit na ano sa iyong mga kamay, sapagkat nararamdaman mo sa puso mo na kung paano kang tumupad at gumanap ng buong katapatan, lumingap kanino man sa simpleng paraan, alam na alam at madarama mo sa puso mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, yun po ang magiging pananaw natin. Kapag yun po ang magiging pananaw po ninyo, kagaya ng pananaw po namin mga alagad at cats, at maging Apo Kunching, napakasarap pong damhin. Wala kang magiging takot sa buhay, saan ka man dako tumungo, wala kang katatakutan na walang magpapakain sa'yo. Saan daho ka man tumungo, wala kang katatakutan na walang magpapatira sa'yo. Sapagkat, batid mo na sa kalooban ng Ama, sa simple at payak na paraan na ginagampanan mo para sa Kanya, kapag nilingap Kanya, sigurado, sigurado, magagalak ang puso niyo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po mga kapatid, nasabi nga ng ating mahal na Apo Kunching, hinahanap ng Ama ang isa na naliligaw at iniiwanan niyang maraming sa Kanya na. Kung akin pong ibabalik sa akin balintatao, nakita ko po ang paraan kung paano akong hinanap ng Diyos. Nakita ko ang paraan kung paano niya akong hinango mula sa mundo ng tao na makasalanan. Nakita ko po ang paraan kung paano ibinigay sa akin si Apo Kunching upang ang dakong ito ay aking lakbayin at makilala ko siyang lubos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Naramdaman ko po ang pagmamahal ng Diyos kung paano na gusto niya akong mabuhay ng matagal sapagkat ang pinakasukdulan po na binagalap niya sa aking buhay ay yung wala akong matirahan. At salamat sa Ama. Hindi ko mapigilang umiyak. Siguro, naalala ko lang si Apo. Kung walang nagpaliwanag at walang taong ginamit, mga anghel ng buhay ko, lalo kasi kapatid na Pearl, ang pamilya po nila, na hindi ko ako natungtong sa lugar ng Bulacan. Hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. At kapag yun po ang naaalala ko, pagbabalik tanaw sa aking nakaraan, ay isang pagbabahagi ko po sa inyo ng buong katapatan na kung may mga kaganapan man sa buhay nyo na hindi kayo makalaya, palayain nyo po, lalo ngayong kilala nyo ang Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay mapagmahal, ang ating Diyos ay kaya niyang ipaunawa sa iyo kung bakit niya yung pinatupad sa iyo. At salamat sa Kanya, sapagkat sa murang gulang na pinatupad niya yun sa akin, binigyan pa rin niya ako ng linaw ng isip, binigyan niya ako ng karunungan para wag kong kitlin ang aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon mga kapatid, siguro po kalooban na muli ng Ama na ibahagi ko ito sa inyo upang higit niyo pong pahalagahan ang kaloob ng Diyos sa inyo sa pinakasimple man at payak na paraan na sa paningin ng tao ay walang kwenta. Sapagkat, sa unang buhay, ako sa aking sarili, ako'y walang kwenta. Ako'y busabos. Ako'y andyan lang, parang hinugot lang sa pwenta ng kalabaw, sabi nga nila. Sampid kung tawagin ng tao. Subalit, sa kalooban ng ating Panginoon, alam niyo po, kapag hindi mo pala dinanas ang bawat isa ang ganung mga kaganapan sa buhay mo, hindi mo talaga maitatatak sa puso mo na ang Diyos ay paglingkuran mo. Kundi sa kaparaanan na pinatupad niya, karanasan sa bawat isa na magiging tatak ng inyong puso para wag siyang kalimutan.
alalahanin niyo sa tuwi na na mabuti ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Kanya, sabagkat maaari pong sambitin ng ilan na napaka-sentimental ko. Totoo po yun. Pinahahalagahan ko ang kaloob ng Diyos sa puso ko kung paano niya ako ngayong inahon at binigyan ng laya. Binibigyan ko po ng kaukulang kaimportansisyahan ang kaloob po ng Panginoon sa aking buhay na ayaw kong mawala. Sapagkat, sabi nga, ang bawat sakripisyo sa bawat araw sa paglilingkod sa Kanya ay simple lang. Kumpara kung ibabalik ka niya sa unang mong buhay, natatahakin mo ang mundo na makasalanan at makakita mo ay ang mga taong makasalanan na hindi nakakilala sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya, marunong tumempo ang Diyos. Sapagkat siguro po, noong mga panahon na yon, nabasa ng isip ng ating Panginoon na aking isip at ang aking puso, na talaga pong sabi ko sa Kanya, parang ayoko na Ama, mas gusto ko na lang maging hayop, napakainin na lang ako, at wala na akong gagawin, kundi maghihintay na lang ako sa amo ko para pakainin ako. Dumating na po yun sa isip at puso ko, na minithi ko sa aking sarili. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa kakulangan ko bilang katauhan na hindi ko siya sapat na kilala, hindi pa rin niya ako pinabayaan. At sabi siguro ng Ama, Anak, hahamuin na kitang lubos para sa dambahanang ito ay makapaglingkod ka sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, patawad po sa inyo, naluha ako, sapagkat gusto ko lang po ipaabot sa inyo mga puso ang kahalagahan ng Diyos kung paano siyang lumingap at kung paano po siyang umapuhak na sa kabila na tayo mga tao ay may kalabisan, tayo mga tao ay di nakakakilala, tayo mga tao ay di natin batid kung gaano siya kahalaga. Ngayong kilala na natin siya, huwag na nating pahintulutan na limutin ang Ama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito lang iiwanan ko po sa inyo. Pinaluha man ako sa inyong harapan, subalit hindi tuluha ng lumbay, kundi kagalakan na aking nadarama sa aking kalooban. Nasabi nga ng ating Panginoon, pinadanas ko lang sa iyo ang lahat ng sakripisyong ito upang sa pagkakataon ng pagbibigay ko sa iyo ng kalayaan ay patuloy mong itatak sa iyong kalooban na ako'y Diyos na buhay at hanggang sa kasalukuyan na inyong pinaglilingkuran ay hindi nawalay sa sanlibutan. Bagkos, sa paglaban, sa bawat pagdalisay at pagsubok, palagay mo man bilang tao hindi mo kaya, subalit patuloy ka pa rin sumulong na lumaban sapagkat batid mong may Diyos na buhay na sa iyo nagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? At nawa po ang bawat isa, ang bawat kaganapan po sa ating mundo na sabi nga, ang daming lumalabas sa internet na ganitong magaganap sa bansang Pilipinas, bigyan niyo po ng positibong pagninilay na yun ay hindi ipagaganap ng ating Panginoon. Minsan, pinahihintulot na ilabas ng tao ang ganung mga kaganapan na salita upang dalawang uri lang ang maaaring maging feeling nyo sa pagdinig na kung ano yung maririnig nyo. Maaaring mawalan kayo ng pananalig sa Diyos. Bakit ay kayo patutupad niya? O dili kaya'y lumalim pa ang pananalig nyo sa Diyos? Kaya maging consistent po tayo kung ano yung dapat nating panaybalaan. Na sa dakong ito, hindi po hula-hula ang inilalahad sa inyo ng Banal na Espiritu. Sa dakong ito, hindi po haka-haka o katang-isip lang ang inihahayag ko sa inyo, kundi sa dakong ito, katotohanan na tangi ang Diyos na nakababatid kung paano ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching upang ihasik sa atin ang mga salita na huwag tayong matakot o masindakman sa bawat kaganapan. Bagkos, kung paano po niyang ipinupunla sa ating puso ang mga aral na ito, ito ang matibay na sandata upang huwag tayong magapi ng takot, ng alalahanin, ng pagbagabag o dili kaya ng kahinaan. Bagkos, ang mga salitang ito na ating panghahawakan na kaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito ang magsilbi na maging baluti po nating lahat, pananggalang nating lahat upang huwag tayong mawalay sa mundo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po mga kapatid, ang binahagi ko po sa inyo. Sa inyo ay makapagdulot po sa inyo ng mas malalim na pagninilay upang higit po ninyong mapahalagahan
kung paano kayong nilingap ng Diyos, kinalinga at minamahal. Sapagkat kung hindi matindi ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon, gagawin nyo lang siyang part-time. Amen? Bibigyan nyo lang siya ng tamang yung oras na karampot. Ito lang ang para sa iyo. Subalit, kapag batid mo na ito ang ginawa sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay magiging mapagmahal din sa ating Panginoon, higit mo siyang pahahalagahan kaysa pa sa maraming bagay. Amen po ba yun? Kaya nawa po, sa bawat araw, sa bawat oras, wala man paman ang ating mahal na Apo Kunching, tayong lahat ay magsumakit na makatalima sa ating Panginoon. Kapag sa dakong ito, madarama ninyo na hindi tao ang sa inyo'y naglalahad sa tuwi na magyaman nagbabahagi, kundi ang karapatan ay dulot ng Panginoon sa ating lahat kung paano ang liwanag na taglay sa atin ay binibigay. Bibigyan tayo ng malalim na pangunawa, malawak na pangunawa, upang ang nasa niya para sa ating buhay ay maabot nating lahat. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. Nadaman niyo po kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ni Mother. Ano po, tunay ngang yung mga dinaanan niya, kung ako mismo sa sarili ko, hindi ko kakayanin. Dahil alam ko, murang-murang edad pa nung danasin niya yung mga yun. Subalit yung nagbigay sa kanya ng iba yung katatagan. Isipin niyo po ngayon, anak niya kaming lahat, pinapakain at inaalagaan, di po ba? Siya po kasi ang nag-aalaga sa lahat ng alagad, siya ang nagpiprepara. Siyang pinagkalooban ng Diyos ng karapatan upang kaming lahat ay kanyang lingapin araw-araw. Ganyan po kadakila ang Diyos. Gumagawa siya ng mga, nagbibigay siya ng mga taong gagamitin niya para sa ating lahat. At para po madagdagan pang muli ang ating mga inspirasyong narinig, ang mga salitang binibigay ng ating mga alagad, nais ko pong tawagin ngayon. Hindi po kumpleto ang pagpapacilitate ko pag hindi ko po siya tinawagan. Gusto ko pong tawagin ang si Tita Beth Chico po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, amin dakilang Ama, ang lahat po ng anak mo na tinipon mo sa banal na lugar na ito, inakay mo upang makaniig mo, inakay mo upang makipagtipan sa iyo. Salamat, Ama, hindi ka nabigo. Sila ay naririto upang makaniig ka at maramdaman ang pagmamahal mo. Nawa po, hinihiling ko po sa inyo, tinataas ko po ang bawat isa sa kanila. Ano man po ang karamdaman ng kanilang katawan lupa, gawin niyo po ang inyong hiwaga, being a very merciful God, na ano man po ang karamdaman ng kanilang katawan lupa, nawa sila'y hindi mabigo at ibigay mo sa kanila ang angkop na kagalingan. At higit po sa lahat, aming Ama, palakasin niyo po ang kanilang kaluluwa upang ang bawat araw ay maharap nila na may kagalakan at puno ng pag-asa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Habang nagbabahagi po si Mother, gusto ko lamang pong bigyan pa rin ng kaukulang pagpapakilala sa kanya. Si Mother po ay punsoy expert. Kung siya po hindi tumalikod sa mundong kanyang ginagalawan sa dating buhay, ang dami po niya lalong higit na pera ngayon. Sapagkat magtatapos ang taon, at usually po, meron po talaga mga tao na pagka magtatapos yung taon, pinapupunsoy nila yung kanilang negosyo. Yan po yung talinong ibinigay sa kanya ng Ama, subalit dinagdagan pa, sapagkat nang siya ay akaya ng Panginoon sa banal na lugar na ito, yung kanyang pagiging punsoy expert, dinagdagan pa ng Ama ng katalinuhan na mula sa kanya, kaya napagkukombine po niya yung talinong bilang pangmundo at yung talinong mula sa Ama sa pagpupunsoy dun sa mga kliyenteng pinaglilingkuran niya. Sabi nga po niya sa akin, Mami, hindi ko lubos na matalikuran. Sapagkat may mga pagkakataon na tinatawagan ako ng mga taong nangangailangan ng service ko, subalit masigit kong naaabot ang puso nila kaysa doon sa pag-unlad ng negosyo nila. Palakpakan ko natin ang ating Panginoon. Ako po, sa aking buong at sa aking sariling pagkatao, noon, sabi po niya kasi ang dami niyang noon, ako naman, ito naman ang mga noon ko. Noon, ang pinagpapahalagahan ko ay ang umunlad ang sarili ko.
Noon, ang pinagpapahalagahan ko ay umunlad ang pamilya ko. Noon, ang pinagpapahalagahan ko ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak ko, hindi sa kaparaanan ng Diyos, kundi sa kaparaanan ko. Ganun po ako kayabang sa dati kong buhay. Ang katwiran ko, binahaginan ako ng talino ng Panginoon sa panlupa. Kaya ang talinong ito ay gagamitin ko para makamit ko ang mga ninanasa ko sa buhay. Kumbaga po ba, ang center ng buhay ko ay ang pagpapaunlad ng sarili ko, ng anak ko, ng pamilya ko. Subalit, binago po ng Ama yan. Ito po'y ilalahad ko sa inyo paunti-unti at sana po hindi kayo mainit sapagkat ang bawat tumitindig po dito, hindi po namin ito kagustuhan eh. Tumutupad lang po kami sa pag-aatas ng Panginoon para hindi po kayo mabigo sa pagkakaupo ninyo sa mga upuan ninyo. So yun po, kaya po, para umunlad yung buhay ko, nagmadali ako. Gusto ko madali kasi may halong inggit. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit yung mga kaklase ko ang uunlad na ng buhay nila? Bakit ako hanggang ngayon nandirito? Isang hamak na guro, napakaliit ng sweldo, na halos hindi ko mapagkasa yung sinusweldo ko, kaya kailangan pa akong maghanap ng ibang trabaho para yung mga pangangailangan ko ay makamit ko. Alam niyo po, sa pagmamadali ko na umunlad yung buhay ko, tikit mata, iniwanan ko yung apat na mga anak ko na ang edad. Noon po kasi, napaka-productive ko po talaga eh. Every year po, nag-aanak ako. Kaya yung panganay ko, 4 years old, yung kasunod, 3 years old, yung kasunod, 2 years old, at yung kasunod, 1 month old. Alam niyo po, sa pagmamabilis ko na umasenso yung buhay ko, pikit mata, iniwanan ko po yung apat na anak ko at ako yung nagpunta sa ibang bansa. At alam niyo po ba kung saan akong bansa nagpunta? Napakalayo, dulo na ng mundo, sa Africa. Ang layo po ng Africa, 24 hours, 27 hours straight flight from Philippines going to Africa. Alam niyo po, akala ko po ay mabibigyan ko ng kagalakan yung mga anak ko. Sa bawat buwan na ako'y nagpapadala, akala ko'y nasisiyahan sila. Sa bawat mabalitaan ko na may uuwi, ipamimili ko sila ng mga laruan. Sapagkat ang akala ko, ang mga bata, madaling mahuhulog ang kalooban kapag sila'y pinadalan mo ng mga laruan. Yun lang po ang sukatan ko ng kagalakan ng aking mga anak. Subalit nang ako po ay dumating sa Pilipinas, ang kontra ko po ay 7 years eh. Imagine ninyo, napakatagal. 7 years contract. Pero tuwing ikalawang taon, pwede kong umuwi. May bakasyon ako na 45 days para makabalik ulit ako. Pag nakumpleto mo po yung tatlong balik, meaning na equivalent to 7 years, sa bawat uwi, meron kang pinaka, ano ba tawag doon? May pinaka-incentive. Na nung panahon na yun, malaki pa ang halaga ng dolyar. Kapag nakadalawang taong ka, umuwi ka at bumalik ka, pagbalik mo, meron kang 2,000 dolyares. Eh, nung panahon nga po na yun, napakahalaga ng pera. Nung po natapos ko na yung first 2 years ko, umuwi ako. Alam niyo po, nang umuwi ako, iba yung lumbay ang dinamdam ng puso ko. Bakit po? Yung pong anak kong bunso na iniwan ko na 1 year and 4 months. So, imagine niyo po yung batang 1 year and 4 months. Umalis ako, wala siyang kamalayan kung saan ako pupunta, na ako pala'y lalayo, hindi ko na sila makakapisan. Nung dumating po ako, hindi po niya ako kilala. Ayaw pong lumapit sa akin. Pag nilalapitan ko, tumatakbo. Napakasakit po sa damdamin ng isang ina na sabik akong makarating para makapiling ko, pero takot po siya sa akin. Ayaw po niya akong lapitan at dun sa lola na nag-aruga ang lagi niyang hinahanap. Kaya umisip po ako ng paraan para yung anak kong bunso maging malapit sa akin, unti-unti. Ang ginawa ko po, yung nanay ko na nag-alaga sa kanila, pinauwi ko muna. Kasi wala na siyang ibang lalapitan pag wala na yung lola niya eh. Sino pa yung lalapitan niya? Wala na. Kaya ganun po yung ginawa ko. Alam niyo po ba yung mga laruan kong pinauwi, kung saan ko natagpuan? Sa gilid po ng bahay namin may kanal. So nung dumating po ako, nilinis ko yung kanal na yan. Lahat po ng laruang ipinauwi ko, nakita ko po nakabaon sa kanal. So ibig sabihin, hindi nila pinagpahalagahan. At ang sabi ng biyanan ko, nung dumating ako, alam mo, Eka, Beth,
yun ekang mga anak mo, awang-awa ako. Pagka nakakakita ng eroplanong lumilipad sa himpapawid, nakaupo eka sa hagdanan at sinasabi, ayun ang mami ko, ayun ang mami ko. Yun daw ang sinasabi ng mga anak ko. Ang hirap po talaga sa isang nanay ang lumayo. Ang hirap po sa isang ama na lumayo, hindi po kumpleto ang pamilya. At ang batang lumalaki sa hindi kumpletong pamilya, hindi po nagiging normal ang paglaki ng mga bata kasi may kulang. Naghahanap sila ng mother image, naghahanap sila ng father image. Kaya pag wala ang either father of the mother, hindi po normal ang pagiging paglaki ng bata. So, ganun po yung nangyari. So, napag-isipan ko po na wala palang halaga. Mas mahalaga pala sa mga bata yung presensya ng mga magulang nila na maibibigay mo yung pagmamahal sa kanila. Sino po ba yung nag-share noon na sabi daw nung anak niya, eh, mami, halikan mo naman ako, nag-iwan ng letter. Opo, hindi ba? May nag-share noon, ano, nag-iwan daw ng letter na sana si kapatid naliway kahapon. Alam niyo po, doon sa 45 days ko in-stay sa Pilipinas, kasi after 45 days, I have to go back sa Nigeria, sa Africa. Kaya nung 45 days na yon, nag-double time ako para yung pagmamahal ng mga anak ko, maibalik ko sa akin. At nagtagumpay naman po ako kasi yung anak kong bunso, unti-unti, sa 45 days na yon, unti-unting bumalik sa ang loob sa akin. Kaya lang po, nung tapos na yung bakasyon ko, nung gabi na yon nag-iimpake na ako. Nilaglad ko na yung maleta kong malaki. Malaki po yung maleta kasi lahat ng gamit doon mo lalagay. Alam niyo po ba na meron akong isang kinuhang gamit? Pagbalik ko sa harapan ng maleta, nasa loob ng maleta yung anak kong bunso. Alam niyang aalis ako. Sabi po niya, mami, sasama ako. Huwag mo na akong iwan. Sabi ko, anak, hindi. Maghahanap buhay ulit ako para maraming marami ako sa inyong maipadalang pera. Hindi, mami, sasama ako. Hindi pwede, anak, walang paglalagyan sa'yo, puno na yung eroplano. Alam niyo po ba, sagot ng anak ko, na that time ay 3.5 years old na, sabi niya sa akin, mami, kahit sa pakpak ng eroplano, doon mo ako isakay. Alam niyo po, kahit po ganong katatag yung dibdib ko, talaga pong umiyak na lang ako. Sabi ko sa anak ko, kasi sinasara ko yung zipper eh. Sabi ko, pag hindi ka lumabas yan, hindi ka makakahinga, mamamatay ka. Basta mami, ayokong umalis dito. Alam niyo po, sinasara ko yung zipper, ayaw pa rin lumabas. Kaya umiyak na lang ako ng umiyak. At ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako tutuloy. Hindi ko na kayang iwanan muli sila. Kasi sa unang pagkakataon, alam niyo po ba ginawa ko sa apat na anak kong maliliit na tanilikuran ko na pikit mata? Sabi ko sa mother ko, umalis muna sila. Punta muna kayo sa park. Kasi pag lubababa ako ng hagdanan, ayoko marinig yung, mami, saan ka pupunta? Hindi ko po kaya. Kaya sabi ko, umalis muna sila. Nung habang ako'y papaalis, pinaalis ko sila. Napakahirap po sa aking, naku, nagiging kapampangan na ako sa aking paghahangad na umasenso yung buhay ko, ganun ko po pinatiba yung dibdib ko. Ginagawa ko po iyon. Subalit, after po na maka 2 years ako sa Africa, ine-expect ko na marami akong maiuuwing pera. Yung pong 2,000 na inaasahan ko na dolyares na ibibigay sa aking incentive, hindi ko po nakamit. Nabangkarote ang Nigeria. Kasi ang source nila is oil. Bumagsak ang oil price. Kaya yung minimiti ko, hindi po nagkaroon ng katuparan. Ganyan po tayo bilang tao. Siguro hindi lang po ako. Kayo rin po siguro, nung hindi pa kayo nakakarating sa Dambana, ang focus ng buhay ninyo ay puro sarili ninyo. Amen po ba? Magtitinda na sa umaga, sa hapon, sa gabi, Sabado, hanggang Linggo, nasa palengke pa rin. Walang panahon sa Panginoon. Ganyan po tayo sa dati nating buhay. Wala tayong pinagpapahalagahan kundi yung sarili natin, ang ating mga anak at ang ating pamilya. Subalit ang Panginoon ay may kaparaanan. Nang hindi na po ako bumalik, yun na po yung panimula na panawagan sa akin ng Panginoon. Saan po niya ako dinala? Hindi na po ako nagbalik sa public school na dating pinagtuturuan ko. Ako po ay nang bumalik, natanggap po ako sa St. Mary's. Doon po ako umunlad ng umunlad ng umunlad na nabanggit ko na nga po sa inyo, mula sa ordinary classroom teacher, na-promote ako, promote, hanggang naabot ko na po yung
pinakamataas na posisyon, naging director na nga po ako. Subalit, hindi pa po ako nasiyahan. Kumuha pa po ako ng panibagong kurso sapagkat gusto ko pang tumaas yung sweldo ko. Ganun po kasi sa mga opisina, sa mga eskwelahan eh. Kung gusto nyo tumaas yung sweldo nyo, mag-aral kayo ng mag-aral ng mag-aral. Kaya ganun po yung ginawa ko. Kaya talaga ang Panginoon, sabi nga po ni Mother, part-time lang talaga sa buhay ko. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po, yan po ang hinahangad ng bawat tao. Sa naging karanasan ko, hindi po pala dapat yung ganun. Sa kabila ng nakamit mo sa buhay mo, hindi ka pala magiging masaya. Sa kabila ng naganap sa buhay mo, hindi ka pa rin pala magiging payapa. Ang iba sa atin, ang daming ambisyon. Gustong makarating sa ibang bansa. Mininithi nila na makarating sa ibang bansa. Pag tayo po ay nagpupunta sa ibang bansa, sino po ang nag-aayos ng mga papeles natin para makarating tayo ron? Hindi po ba dapat tayong dumaan sa embassy? Pag hindi tayo nakapasa sa embassy, yung mga papers natin, hindi po tayo makakarating sa lugar na pupuntahan natin. Amen po ba? Alam niyo po, sa amin po mga alagad, napakarami po sa amin na ang mga anak ay nasa ibang bansa eh. Kung gugustuhin po namin na doon na kami manirahan, nanduroon na po kami. Eka nga po, sarap buhay. Pero bakit po binago po ng Panginoon ang aming puso at damdamin na kami po ay araw-araw ay nandirito? Ayan po sila Tita Violi, si Tita Violi Chongson po. Lima po yung anak niya, nasa ibang bansan lahat. Kaya kung gugustuhin po, doon na lang po kami magpaparit-parito sa mga anak namin. Subalit, ang kagalakan po ay wala roon hambing sa dating buhay na inang inaasa mo. Ang sarap po ng buhay ay nandirito sa dambana ng buhay na Diyos, sa dambana ng Divine Mercy dito sa paligi. Alam niyo po, kung sa pagpunta mo sa ibang bansa, kailangan dumaan ka sa embassy para maayos ang mga papeles natin, dito po pala sa kinalalagyan natin, ito po pala ang embahada para sa kaharian ng Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung gusto po nating makarating sa kaharian ng Panginoon, gusto niyo po ba? Siyempre, yan po ang dapat na hinahangad ng bawat tao. Yung ang isipin po natin, hindi umunlad yung buhay natin. Kundi habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ang pagsumikapan po natin ay makarating tayo sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Sapagkat iyon ang buhay na walang hanggan. Ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya ito pong dambanang mismong ito ang pinaka-embassy para tayo po'y makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Sino po ang tutulong sa atin para makarating tayo ron? Ang ating buhay na Diyos na sa araw-araw ay nagbibigay ng aral sa atin upang ating isabuhay upang makarating tayo sa kanyang kaharian. At wala po tayong makikitang konsul dito na naka-Amerikana. Wala po tayong konsul na makikita na suot yung kanilang pambansang kasuotan mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, kung embassy ito ng Amerika, ang konsul naka-Amerikana. Amen po ba? Kung ito'y embassy ng Japan, ganun din po naka-Amerikana. Dito po, wala po tayong makikitang ganung konsul. Sapagkat ang konsul natin dito ay ang buhay na Diyos sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunsing. Siya po ang nagtuturo sa atin ang step-by-step procedure para po tayo ay makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po, mapapalad po tayong mga nandirito. Sapagkat nakakarating tayo dito sa embassy ng ating Panginoon na hindi na po tayo kailangan pumila. Hindi na po natin kailangang mag-aksaya ng pera. Hambing po sa kanila, nakita niyo po ang mahal na Apo Kunsing, nanduroon po sa Japan. Sapagkat yung mga tao doon nagnanais, nagmimithi na makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya huwag niyo pong aksayahin ang bawat araw na kayo nandirito. Kung kayo may karamdaman, huwag niyong ikalumbay. Ito ay maging kagalakan sa inyo. Sapagkat kung hindi kayo nagkasakit, wala kayo rito. Kung hindi kayo nakarating dito, hindi nagkaroon ng kalinisan ng puso't kaisipan ninyo.
Kung hindi kayo nakarating dito, hindi ninyo maihahanda ang sarili ninyo para makarating tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag niyong aksayahin ang bawat oras. Huwag kayong masyahan na kayo nakaupo lang dyan. Dapat ang mga naririnig ninyo ay pumapasok sa inyong puso't kaisipan. Pero huwag niyong pa-stopin dito. Huwag niyong i-stop dito. Dapat isabuhay natin at tayo rin mismo ay maging konsul ng kapwa natin. Mag-akay tayo ng kapwa natin. Sa lugar na ito ay binabahaginan tayo ng liwanag. Amen po ba? Ang liwanag na ito ay huwag nating itago. Ang liwanag na ito ay ilantad natin para tayo'y maging silbing tanglaw ng ating kapwa-tao. So, ganun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Huwag po kayong makontento. Ang Panginoon po kasi may purpose eh. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may dahilan ng Panginoon. Alam niyo po, kami pong mga alagad, kung wala kaming pinagdaanan sa buhay, ano po ang maibabahagi namin sa inyo para mabigyan namin kayo ng inspirasyon? So ngayon po namin napagtanto nang makilala namin siya na lahat po pala nung naging kaganapan sa buhay namin ay inipon lahat ng Panginoon sapagkat sa takdang panahon, tatawagin niya kami upang tumayo sa harapan ng tao at ang mga karanasang ito'y maibahagi namin upang magbigay sa inyo ng katatagan, ng kalakasan at ng inspirasyon. Kaya wag po kayong malumbay. Ano man po yung pinagdadaanan niyo sa buhay, sadyang pinararanas, pinahihintulutang maganap sa inyong buhay. Sapagkat anong malay nyo, baka isang araw, kayo rin ay nakatayo dito, nagpapahayag sa mga kapatid ninyo, nagbabahagi ng liwanag upang mabigyan nyo din sila ng inspirasyon at sila'y magkaroon ng ganap na pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating aksayahin ang bawat araw. Make it very useful. Ang mga natututunan ninyo, ibahagi ninyo sa mga kasambahay ninyo, sa mga dinarat na ninyo sa bahay. Hindi po yung saan ka ba nang galing? Doon sa dambana, ng paligi, kung saan nandun ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ang tagal naman, nang umalis ka, alas 12, alas 4 na ka na nang umuwi, araw-araw, ganyan ka. Ano bang napapala mo doon? Tatanong sa inyo. Marami kaming natututunan doon. Ang problema, yung bang natututunan mo, nakikita ba sa'yo ng mga kasamahan mo sa bahay? O yung dati kang mainitin ang ulo eh, wala namang nababago. Yung dati kang chismosa, chismosa ka pa rin. Yung dati kang maramdamin, maramdamin ka pa rin. Mga kapatid, pagka ganyan ang nagaganap sa buhay natin, bigo ang ating Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon, huwag kayong makontento kung ano'y tinatanggap ninyo, kundi ang tinatanggap ninyo, ibahagi natin sa ating kapwa-tao. Hindi lamang material na bagay ang pwede nating ibahagi. Mas magandang maibahagi natin ang mga aral ng Panginoon, lalo na kung makatutulong tayo sa pagbabago ng ating kapwa. Naalala ko po yung isa sa mga passages sa Bible. Tayo daw po ay dapat na maging tanglaw sa ating kapwa. Dapat daw po tayo magbigay ng kalakasan sa ating kapwa. At hindi daw po tayo dapat maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Kapag ikaw daw po ay naging sanhi ng pagkakasala ng kapwa mo, mas maganda pa daw po sa inyo ang bitina ng malaking bato sa leeg at igsa sa dagat para hindi na lumutang. Sana hindi mangyari sa atin yan. Dapat pagpahalagahan natin. Maraming pagsubok ang daratal sa ating buhay. Subalit may kahilingan ng ating Panginoon. Ano man ang dumating na pagsubok sa ating buhay, huwag tayong paaapekto. Ipaglaban natin ang ating Panginoon. Mararamdaman niyo po ang pagpapala niya araw-araw na tayo ay nabubuhay. Huwag kayong mabalisa sapagkat ang lahat ay ipagkakaloob niya. Ang ating Panginoon, napakayaman. Ano nga bang kahilingan mo ang hindi niya ibibigay? Ano man ang pagsubok, maaaring pag-uwi ninyo, sasalubungin na kayo ng mga pagsubok eh. Nagagana po yan. Minsan po, pumapasok pa lang kayo sa gate nyo, meron nang magpapagalit sa inyo. Huwag po kayong patatalo. Sayang po yung biyaya na ibibigay ng Panginoon na kaungaong na mawawala pa. Kaya po, ang nais ng Ama sa tuwi-tuwi na, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ipaglaban natin siya. At upang tapusin po ang ating gawain,
Pakinggan po natin ang awitin ng ating kapatid na Mirna at ito po'y tatapusin niya sa pamamagitan ng pangwakas na panalangin. Pakinggan niyo po ang kahilingan ng ating Panginoon kung paano natin ipaglalaban siya. Magandang umaga po at maraming salamat. Kaunting kataga, mahal na kapatid, bago tuloy ang awitin ko ang kahilingan ng Ama. Purihin ka, O Diyos. Tunay kang buhay na sa amin ay nakatugay-gay. At tunay kang buhay sa damdaming sa amin ay iyong alay. Ibinabalik ko ang papurit parangal sa iyo sa dakilang araw na ito at sa bawat araw pang sa amin ay iaalay mo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sabi ko sa sarili ko, nais kong mapuspos, nais akong pauwitin ang anak na Aida, subalit nagpupumiglas ang damdamin ko na ipadama sa akin ng Diyos na tawagin ang anak na Marlene sapagkat kahapon pa ibinabahagi sa akin ng Panginoon na nasa kong marinig na siya'y umawit. Subalit napakabuti ng Diyos sapagkat batid niya na nasa ko sa pag-uwi ko sa tahanan, ako'y mapuspos ng gala. Nasa tuwi na, tayo po'y lumaban. Hindi upang makipag-away o makipagtulig saan, kundi lumaban upang patuloy nating maramdaman ang kabutihan ng Diyos na buhay. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang likhaya sa piling mo buhay ko ay nagbago. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Tayo pong lahat, ano man ang mangyari, ayaw kong mawala. Tayo pong lahat, ibang lalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ani pa ang buhay kung hindi ka kapiling? Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay
Maraming salamat po, Ama. Sa kapahindulutan na ikaw ay aking alayan ng awitin, salamat po sa iyo. At sa pagkakataong ito, Ama, naririto kaming magkakapatid, tayo po ay magsiluhod, at sama-sama po kaming magbabalik ng papurit para sa iyo sa pamamagitan ng pasasalamat na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kaparan ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Simpikado con sa vida. Simpikado con sa vida. Simpikado con sa vida. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng Awa, O Diyos, Ama naming dakila at mapagmahal, walang hanggat papuri, pasasalamat. Ibinabalik namin sa iyo ng buong katapatan at buong kababaang loob. Purihin ka at dakilain, Ama, na sa bawat araw, tuwirang kami inaakay mo sa dakong banal na ito. Kung saan sa dakong ito, tuwirang aming naramdaman na ikaw ay buhay na buhay. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagkakaloob mo na tuwirang sa bawat araw ay akayin kaming magkakapatid upang aming mapagsalusaluhan ang hain na mula sa iyo. Ang biyaya at mga hain na tuwirang nagdudulot sa amin ng kabusugan.
sa aming mga kaluluwang uhaw, tuwir ang binubusog mo na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito na sa kabila ng aming mga kahinaan at karupukan, patuloy mo kaming sinisidla ng katatagan. Salamat po, Ama, sa dakilang araw na ito, sa bawat nagpahayag sa harapan ng mga kapatid ko, na tuwirang pinadaluyan mo ng espiritu ng talinong mula sa iyo at sa pamamagitan at kaparaanan ng pagbabahagi ng bawat isa, nananalig at inaangkin namin na ito'y nagdulot ng lakas sa bawat isang nalulugmok, sa bawat isang pinanghihinaan, sa bawat may karamdaman sa katawang lupa, higit sa mga kaluluwa. Nananalig kami, Ama, sa pamamagitan ng pangungunat paghahari mo sa tuwina, ang lahat ng handog mo ay walang nasasayang, at ang bawat isang uuwi sa kanilang mga tahanan ay babauni tataglayin ang mga hain na ihinando mo sa bawat isa sa amin. Wala man ang kinalugdan mo sa aming piling bilang apo kunching na turingan. Ang iyong banal na espiritu mula sa kanyang katauhan at sa bawat isang inialay mo at mula sa iyo ay di nawawaglit at di nawawalay kailanpaman. Kaya po, Ama, sa aming paghayo, patuloy mo po kaming pangunahan at pagharian sa bawat sandali ng aming mga buhay. O minamahal naming Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,